So praise the Lord, yung itamadlangan ni Sono, hallelujah. Dito na pagpunan doon sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Ato ka rin mabrihan ni Sono, praise God. Ang material ni Sono, ang hikipin. Praise God. Ang atong topic ni Sono, pareho kong pakita sa birthday, hallelujah. Kini nga, topic ni Sono, kini nga, team ni Sono, muna siya ako iwalig ha. Tuloy noon niya ni Sono, praise God. Nag-iwan din ang Jeremiah 42, Sono, verse 6. Whether it is favorable or unfavorable, we will then obey the Lord our God, to whom we are sending you, that it will go well with us, for we will obey the Lord our God. Sa Bisaya, Isod, dahil sa Bisaya, sa iyong man kini, Isod, tumahong gawin namo ang pulong sa Ginoo nga atong Diyos, na among ipaampuan ka nimo, alam ka namo, kahit kung buhato na mo kini, walay ka namo, namunang mo sa naman. Amen ba, Isod, napapataliha? Ang atong topic, Isod, ni Kamutagon, obey the Lord always. Nga nung kailangan ni Son, hallelujah, atong i-obey, atong sundon ang Ginoo Jesus sa tanang panahon. Nga naman ni Son, praise God. Di mo nang bayad ko ni Son, whether we like it or not, whether it is good or it is evil, whether it is favorable or unfavorable, we will obey the Lord our God. Sa iyon bang kinig ni Son, ni Son, tapon mo natin Son, o dili, taupan mo kinig umaayon, di mo nang Biblia ni Son, tumanong gayon damo ang pulong sa ano man isod, kung nabayad ko ang sono, kung buhaton na mo kini, walay ka daot, umunangat ka lang. Sono, kung ato na rin buhaton isod, walay ka daot, umunangat ka lang. To amin na isod, napapata niya. Praise God, isod. So, before na to eh, before na ko is, palayot na isod, atong buhaton ng background isod. Atong buhaton, atong buhaton ng background isod. Nanong hindi ko ng bahay mo isod. Whether it is favorable or unfavorable. Sayon man kini yung isod. Whether we like it or not, sa bang version ito, di mo nang version, whether it is good or it is evil, we will obey the Lord our God. Atong basahon ito, ang context ito, di rin kayo tataas ito, atong context, ba't ako di basahon? Di ko nang Jeremiah ito, 42:1-6, ato di basahon ito, in order na atong masaktan, nanong di mo nang verse 6, whether it is favorable or unfavorable. Di mo nang verse 1 ito, praise God. Then all the armors, officers, including Johanan, son of Kariah, and Zinaya, Zisa, Zisanaya, son of Hosea, and all the people from the rest of the greatest, approached Jeremiah the prophet, and said to him, ang mga tao iso, ni doon kay Jeremiah, atong mga officer, army officer iso, please hear our petition, and pray to the Lord your God. Di doon ang mga tao kay Jeremiah iso, pang-ampo sa Diyo, kung sa ilang request iso, for as you now see, though we were once many, and now only few are left, pray that the Lord your God will tell us where we should go and what we should do. Wala lang request ni Son, di doon sila sa prophet. Di doon sila sa prophet, pag-ako sa Ginoo. Ina ang Ginoo nga, iyaming tuluan sa dalan ng pag-alaktan, kung asa ni Paimon, kung buti ang pag-buhato. Di doon si Jeremiah sa verse 4, Son, I have heard you, replied Jeremiah the prophet. I will certainly pray to the Lord your God as you have requested. I will tell you everything the Lord says. I will keep nothing back from you. Ngayon si Jeremiah, ito, nato sa mga tao, sige, mag-amto ko sa Ginoo. Huwag pa lang isulti sa Ginoo, ako nung isulti ninyo. Verse 5, ito, then they said to Jeremiah, muna yung mga tao isulti kay Jeremiah, muna lang ito tayo. May the Lord be true and faithful witness against us if we do not act in accordance with everything the Lord your God sends us to tell us. Muna sa atin sa mga tao, ito. Hindi mo ng mga tao, sige Jeremiah, kung unsa isulti sa Ginoo, among i-promise that kung among buhaton ang talang gisulti sa Ginoo. O grand blessings, di mo nito. Whether it is favorable or unfavorable, we will obey the voice. We will obey the Lord our God. Sa iyo nang kinihong isun, ako yung sundun ang kulong sa, ang sulti sa Ginoo. But you know what, isun, praise God. Sometimes, isun, mo ko ni ma-apply ko siya sa ginagawa. Sometimes, natin, magkarisod na isun, natin, gipinag-praise sa Ginoo. We will say to God, isun, Lord, if you will do this, Lord, everything you have said to me, if you help me, O God, Lord, with this problem or this situation, whatever you say, Lord, I promise, I will obey. You know what, Ison? Kung basahon niyo ang interwang text, Ison, sad to say, that after Ison, nag-ampo si Jeremiah, after 10 days, the word of the Lord came to Jeremiah. Kung hindi mo nang Ginoo, Ison, sa katawan sa Ison, wala na na Ison. Kung basahon niyo ang context. Hindi mo nang Ginoo sa katawan sa Israel. Mokin ang pulong sa Ginoo. Kaya ang ilang gusto ni Ison, kaya para masabta na ito, Ison, dahil tamo ulit, after Ison, di-conquer ang Jerusalem o Judea sa king sa Babylon.
So kini matawan na isun, more siya nabilin kaya uban kita, kaya sa magigdala na sa bilin niya. More ang ilang taong isun, na mo ato sila sa Egypt, ato sila magkuyo sa Egypt, ang Egypt wala may gira, ang Egypt wala may krisis, ang Egypt dagan mo pagkao, ang ilang gusto ato sila dito sa Egypt. More isun, pagkumat ako ni Jeremiah, ni unang ino, ingla ako mga tawan, kailangan magpabilin sila sa Juda, sa Israel. Kung siya nito ba isun? Sa verse 43, na yung chapter 43, hindi mo na Bible. Hindi mo na mga tao, Jeremiah, wala ka susumpihin sa ginawa na. Akala kayo mong isulti nga, hindi mo lang ginawa, pabihin kung ano yung surat sa akong pagkaringin. Pero hindi mo lang ginawa, kung ato ko sa Egypt, mamatay ko. Taraway soon sa verse 43, ato yung pakita na yung praise God. Taraway soon na para masapta na itong context. Sa 43 soon, praise God. 43 dahil, verse 1 to 3 dahil, ako yung pakita yung soon para masapta na ito. Then mo kusinta yung soon, praise God. Sayang guys, yung hindi nito makuha ang story. Verse 43, chapter 43, verse 1. Rabbi Sola, now it happened, when Jeremiah had stopped speaking to all the people, all the words of the Lord their God, for which the Lord their God has sent him to them, all these words. Verse 2, that Azariah the son of Hosea, Johanan the son of Kareah, and all the proud men, Rabbi Sola, spoke, saying to Jeremiah, you speak falsely. The Lord our God has not sent you to say, do not go to Egypt to dwell there. Alam kayo, son? Kung siya tumakita, son? Hindi mo lang mga tao, ang Ginoo, wala kang padala niyong pagsulti, ang mga tao. Proud man, son, mga hapog ng mga tao, son. The moment ang pulong sa Ginoo, niyabot niya, sila wala. But think ako tao, son, alaw niya, son, na ang nasbutan. Kung sa may mga yung mga butang, son, may tapos na itong pinabuhi. If we will obey, son, the voice of the Lord. Balik ka sa itong materials, eh. Nakapadala isoon, ato ba nakuha ang story? Ato ba nasabda isoon? Ato tarawang sa pagkakasin sa isoon. What will happen isoon if we will obey the word of God? Parang ka tumating na sa'yo. Parang tayo, praise God. Praise God isoon, what does obedience isoon? Obedience means hindi na bahay mo isoon. Kung sa may buti pasabot isoon, kining pagsunod o pagsunod sa Biblia. Sa Biblia. There are four definitions isoon, nga ako nakita sa Google isoon. Biblical definitions of obedience. Unsa man ang obedience isun? Nagisputan sa Biblia. Unsa man ang obedience isun? Kung ako kailan sa Bible isun? Kini pagsunod sa Ginoo, pagtuman sa sunod. Nakamari isun. In simple terms, it means hearing the word of God and acting on it. Unsa man ang obedience isun? Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo kung ikaw nagbuhat niya. Mga nagtalaon mo ang James isun. Hindi mo lang James siya. James pa na isun. Hindi mo siya. Be not hearer only, but doers of the word. Amen. Hindi ko na James, so specific, hindi ko na James, ayaw lang akong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Hindi lang ako pwede makadungog lamang. But kailangan ko imunin mo ako. Amen ba? Napa ba talaga? Ikaduha ison, it implies aligning our will to God's will, doing what God has asked us to do. Kung sa korison, atong di-align ison, ang atong will, diya sa plano, diya sa will sa Ginoo. O atong tumanin ison, ang iyong isun niyo. Amen! Mara isun no, sometimes isun, gini nga more obedient isun, isun kaya niya siya. But you know what isun, praise God. Kung imong abrihan, imong kasing-kasing isun, karong isun, kung madawat imong revelation sa kong topic isun, makapausap niya sa lahat ng sarili. 5 years ilan karong isun, ang iyong kinabuhin ka niya. Mara isun no, in the next 30 minutes isun, praise God. Allow me isun, no, share niyo isun, akong katunan, gini more obedient isun. Nga naman, ako pa isun, apply niya sa kuwa. Right isun, praise God. It is the idea of positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Unsa ko lison? Idea lison sa usap imong ipaubos ang mga wali mo lison o pag-submit sa authority lison, hallelujah, and command sa mga tao. Isang mga lison, praise God. Kasi nakakita karoon sa buyer sa McDonald's lison katong gitanong mo ang manager sa McDonald's. Kasi nakakita ay nasa Facebook. Why nakakita ay nasa site? Nakasikat ka lison, nakakita sa Facebook na sa nakita. Hey, manager ka sa McDonald's season. Ikaw usa ka ordinaryo nga lakro, naka sa teller. Inyo ka sa manager. Isa ka sa teller, tak balik dito sa kitchen kay ikaw mas sa luto. Ikaw ka ko ison, nagsulti ka sa manager kung si kubato. Mo sa ison, mobile. Ingani ko ni ison ang video sa ison sa Ginoo. Imong gisapit at imong mawali ni ison sa tibahan sa Ginoo. Knowing ison na siya ang imong master, siya ang imong Lord. Last season, hallelujah. Biblical obedience season means to hear God, to trust God,
to surrender to God. So dili jud ito i-exalt, praise God. Ako bisig si Ikson nga pagsunod, dili jud ito i-exalt, kung sunod ka sa Ginoo. But dili ka sunod sa iyong pulong. Amin pa Ikson. The word of God is on, and God is on, is the same. Di mo na parang yung Ikson. It was Jesus. In the beginning was the word, and the word was about the God, and the word. So ako nasabta na Ikson, kung saan biblical obedience Ikson? Kung saan biblical generation of obedience? First, we hear God's word and act to them. Second, we align Ikson sa ang atong umutong sa will sa Ginoo. Third Ikson, we put ourselves Ikson in the authority of someone Ikson. And the last Ikson, praise the Lord, to trust, to hear, to submit, and to surrender to God and to His word. Amen. Dapat matala Ikson, dapat din akuha. Praise God. Parayin na Ikson. Hallelujah. Reason Ikson, hallelujah, why obedience? Why obedience to God is so important? Tama ba din? Praise God. Hallelujah. Kung baan ko siya namin, wala ko kita. Tara ka Ikson na. Unsa'y mga rason Ikson? Why obedience Ikson? Hallelujah. To God is so important. Ngayon yung pagsunod na ito sa kayo, importante yung mga kabangin. Mo na itong kapag isong nga, gahan ko isong nga ito yung isang. Number one, Ikson, praise God. Obedience, Ikson, is an act of worship. Ngayon yung pagsunod na ito sa Ginoo, Ikson, act of worship. Ngayon ang ato pag-obey sa Ginoo, Ikson, is an act of worship. Why, Ikson, praise God? Because the every time we obey God, Ikson, hallelujah. Obedience to God, Ikson, hallelujah. God, it is peace. Ang ato na kung pagtutungan sa Ginoo, Ikson, hallelujah, makapaymanin. Obedience to God, Ikson, hallelujah, glorifies God. Obedience to God, Ikson, hallelujah, honors God. Wala, Ikson, kung tanawin mo ang Romans, Ikson, hallelujah. Ingo na Romans 12, verse 1. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. In the church, Ikson, there are many ways Ikson, sort of worship of people. Every morning, you know, as we sing Ikson unto the Lord, we are worshiping God. Every time, Ikson, that you share the love of Christ to others, Ikson, you are worshiping God. Every time, Ikson, you give your offering sa altar, Ikson, you are worshiping God. But listen to this, my brothers and my sisters. Every time we obey God, Ikson, that's acts of worship. Every time, Ikson, we live in obedience to live a holy life, Ikson, we worship God. Every time, Ikson, we live in Ikson, in purity, we worship God. Every time, Ikson, we act of surrender before the Lord, Ikson, we are worshiping God. That's why, Ikson, no, obedience, Ikson, is worship. It's an act of worship, Ikson, hallelujah. Obedience, Ikson, is the whole part of our salvation. Ako nagigot, Ikson, sa topic na siya in the early last time, Ikson. Although we are saved by grace, through the redemptive work of the cross and by the blood of Jesus, it is our obedience sets us apart as authentic children of God. Unsa Ikson? Ang ato na mong pag-bear sa Ginoo, Ikson, hallelujah. It is an authentic Ikson, hallelujah. Mo na yung pag-set apart of Ikson that we are the children of God. Praise God. Fake Christians and real Christians. Di mo pala sila ang Ikson, counterfeit Christians. How do you know Ikson? Nakinitawa na Ikson dalawas? If he lived, it's not a life of obedience. So, tanawa ko lang mga tao, Ikson, na wala kang sunod sa... There are many people, Ikson, even Christians, inside the church, Ikson. They are claiming to be a Christians. Tanawa, Ikson, na... Nakoy masawa, Ikson, wala nilihan na yun. Kaliho ko na ito, eh. Titus, chapter 1, verse 6. Kaliho ko na yun, hallelujah. Titus, chapter 1, verse 6. Nakoy matay, Ikson, nakoy tayo sa plan. Aminon, yung Ikson, na praise God. Tanawa ang Titus, Ikson. Dito ba ulit, praise God. Dito siya ba ulit? Tarawa, Ikson. Asa na ba kayo dito? Asa na ba ba? Ano na yung Ikson, praise God? Asa, Ikson na. Dahil kung ligawas, praise God. Asa na mabasa, tarawa nyo, they profess to know God, but their action, denying. Tarawa ka. Dek mo fest, tarawa rin, asa na mabasa rin, lahat mo ginawa si Son, praise God. At ang masama ni Son, praise God. 116, pareho ko. Tama ni Son, ha? They profess to know God, but their inward works they deny.
being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Halawa, solo. They profess, you know, ka. Ingon sila nga nakaila ko sa Ginoo. Nagsimba ko sa Ginoo, nako ala kami puro kasi pa. But halawa, solo. But their works, but their actions, deny. So, sa lahat ang kukuha, obedience is all, hallelujah, is the whole man who also. Kung ang atong pinamuhin sa Lord, hallelujah, nag-obey na sa Ginoo, nag-obey na sa pulong sa Ginoo, muna ito, iso mo kita, inoon na Christian, di mo mali sa atin. Real or counterfeit Christians, asa ba tayo na iso, praise God. Dapat ba tayo na iso? Mara iso, no, ha? Kini nga tayo, iso, kung ato ni masabta ni iso, praise God. Pila ka years, pila ka months, kini nga iso, na ato, kini nga iso. Karayin talay, karayin talay, praise God, hallelujah. Mga ison, no? Lingon na ang Bible ison. This is true and proper worship. Maka-worship kayo na sa Ginoo ison. If we live ison, praise God, a holy life. If we pray, live ison, no? An efficient life ison. If we live ison, a purity life. If we live a surrender life ison. Mga na itong worship at iba ka sa Ginoo. Di na ison, na maka-worship ka na sa Ginoo ison. Di na wala ka sa Ginoo. No, ison. My brothers and sisters. If we live a life of holiness ison, if you live a life of purity, son, you are worshiping God, son, no? Because why, son? Because that is obedience to God, son. That's why, son, ako naman, ano? Every time we obey, son, it pleases God. Every time, son, we obey, son, it honors God. Parawal, son, kung mauno na ito, kung sabi na ito. Kung ang Ginoo mag-please ka, kung ginamit, son, kung sabi na ito, son, ang tayo, son, dahil kung mutang, mabuhatong sa Ginoo sa ito. Napapatala, son. Napatay na kuha? Makita sa Spanyo, iso niya mula, nakasimutan niyo sa ako. Kaso doon, kanyo ako rin. Ano na iso, praise God. Praise God, hallelujah. Number two, iso, hallelujah. Reason, yung kadawang rason, iso, why obedience to God is so important? Number two, iso, because obedience proves our love. Ang ako na doon pag-obey sa Ginoo, iso, pakita na iso, na lahat ay pumasa Ginoo. Amen? Kaya kung wala tayo pa sa Ginoo, apakubay sa Ginoo. Talawa iso namin ko ng Bible, iso, friend, name is Jesus, John 4:15. If you love me, keep my commandments. Kini iso nung name is Jesus, sa 1 John 5, verse 23. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commandments. In fact, this is the love for God, to keep His command and His commands are love for Him. You know what iso nung? If our love for God is on, gama is on, I'm telling you. Kini nga, word is on, kino, 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 kino. Kung saan ang burden sa mga son? Kung saan ang burden sa mga son? Bugat ang pulong sa Ginoo sa kong kino. Kung iyon ang pulong sa Ginoo, honor the man of God. I-honor ni mo yung pastor. I-honor ni mo mga kandres. Ni mo iso, bugat, alin mo ka, mag-honor ang taas pang para niyo, sa mga honor ni para niya. Maayin ka mo kaya, kalmas, alin. So, the command of God is on our burden. Praise God. Salamat nga natin. Iso on dire. Iso on yung ibang lahat. Iso on. Mabubo siya tayo buka. Tungi kaya niya atin. Praise God. Kaya ito na nakalig siya. Ayaw ito. Hindi mo bisaya. Kaya dahil hindi ka sa buka. Brother. How are you, brother? You understand, brother? A little bit? Yeah, praise God. Salamat to. Salamat sa Ginoo. No, thank you, brother. His commands is on. Hallelujah. Our burden. Salamat iso na. But if our love for Jesus is all is overflowing, it's all I'm telling you, it is not, it's easy for us to obey Him. If our love for God is all is overflowing, so I'm telling you, it's all hallelujah. Walay sacrifice is all na giving mo. If our love for Jesus is all is overflowing, so hallelujah. Ang pag-surrender sa Ginoo is all easy na umupay. Di mo na Bible is all, no, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Di mo saan din sila ang nanay mong maka Jesus. Obey my teaching. My Father will love them. Talawa ang promise ni Jesus is on. My Father will love them. And we will come to them. And make our home with Him. With them. Ito si Jesus. Kung ako lang mong ikumahong si Jesus is on. Praise God. Ang buong kasamahal is on. Wabot sa pagkinabuhin. O wari sa nasa is on. Magbuyog sa Allah. Amen. Wala sa akin ni Jesus is on. Praise God. Obedience is on. Hallelujah. Proves our love. Wala iso nung wala ka kayo para Jesus is on. Hallelujah. Ang commandment si Jesus is on. Bukas sa Tuhan. Wala kumang tao iso. Huwag na iyo mo nang yung name si Jesus, no? They worship me with their lips.
but their heart is far from me. Lalo na nito, hallelujah. Ang sumbo sa ilusyon, at nasa tao isunod, wala na ito. Wala na isunod, wala na ito ng Bible isunod, praise God. Nga, ang kulong sa ginoo isunod, kinabuhin niya. Nakaimun siya kulong ka, Lord, tarawal na isunod. Kung ang atong bugma sa ginoo isunod, dili na kayo sa isunod, praise God. Pwede na tayo simba isunod, pwede na tayo. Pwede na tayo mag-share sa gospel isunod, pwede dili. Pwede na tayo mag-share prayer meeting isunod, pwede dili. Pag kung atong bugma sa ginoo isunod, wala yung mga ministry isunod ng buwas. Sa ginoo pa dito, Alex isunod, praise God. Wala yung panahon isunod, na isunod, sunod, Sunday isunod, Sunday. Why is it so that we are encouraging the nation to what is the conclusion? Because that is the word of God, it's the source and for sekta, the assembly of God's word. Hindi na ito kalitaan, it's so, hallelujah, nga, naatong magtatong man, naaya ang pagkakin sa'yo. Hindi ko na ba ito, son? Hindi ko sa Jeremiah? Wherever the Lord's name is honored, wherever the Lord's name is exalted, hindi ko na ba ito, He will come and bless you. Naay pagkakin sa'yo, son. Every time yung mga atin kasi mahalin so nahi panalangin na ganda ang inyong sa mga kaya. Nagatuhong pa tayo na iso. Praise God, hallelujah. Panalangin na iso, dali na tayo, hallelujah. Dari ko yung mga tatong iso na ako yan. Guys, number three iso. Kung sa tiyo una, iso? Obedience is an act of worship. Obedience iso. Kung sa tiyo ganda iso? Proves our love. Number three iso, hallelujah. Obedience demonstrate faith. Ang pagsunod di mo sa Ginoon, ang iyong pagtuman sa Ginoon, mo rin nagpakita sa mga lahat ay pagtuman sa Ginoon. Your obedience to God shows that you trust Him. Ang imo na kong pagsunod sa Ginoon, mo rin nagpakita sa mga lahat ay pagsalig sa Ginoon. Kung hindi na pagsalig sa Ginoon, mo rin siya mag-account at Ginoon nga lahat ay faith na ito niya. Your trust in God is on, hallelujah. Mo rin siya evidence is on na lahat ay pagtuman sa Ginoon. Drabay sa Ginoon. Kung imong kinig, kung ato, ikanuha na, ikanuha ko tayo sa Ginoon. Trabay sa una, obedience demonstrates faith. Trabay sa una, by faith, Noah being warned by God concerning events as yet seen, unseen, in reverent fear, constructed an ark for saving of his life. Inaatong ulo sa pagtuwi sa una, kaya sabi ko na ba yun? Si Noah is on, nagipakita siya rin sa mga ato, mga pangit ako, nagmasinugtan yung pagbuhat o kanka, kaya ako maluwas siya, kaya ako maluwas siya sa interrupt. Kaya wala rin sa una, maniinig sa una. Sa usa ka actually Noah is on. Ang iyang pamilya is on. That's fair. Ang iyang future siya pamilya is on. Ipanalangin na sa kinukuloy ng lumas. Diba na isono, if you are a parents, naaka, there is puro mama ka o papa, ikaw ba na wala kang sinunod? Ang imong pagsunod sa kinukuloy isono, ang imong pagtuman sa kinukuloy isono, wala yung makapaluwas isono, wala yung makapahatang panalangin na ito sa interim, sa ipinon mo kami. By faith is on, Abraham obeyed, but he was called to go out to a place that he was received as an inheritance and he went out not knowing where he was going. Balik sa tayo, balik natin sa ikanuha rin sa balik sa tayo sa pagkailan sa iyo. Ikanuha rin, akin eh. Tarawag suna, obedience may require sacrifice, discipline, and stretching ourselves outside the comfort zone. Kung saan ko obedience requires sacrifice, discipline, and even ito, bumabas ka sa comfort zone. Balik tayo, balik tayo sa ikanuha rin. Ito sa akin. Tarawa lang Jesus sa kinabuhin ni Abraham. Tungod na pagtuwi siya, si Abraham siya, nisubot sa kinabuhin sa tawag sa kinabuhin. Ginda sa kinabuhin, lakaw sa lugar na akong pagkatuan mo, kaya akong magpanalingin na rin. Tarawa siya, kung wala pa kayo pagtuwi si Abraham siya, you think, mahulog siya sa kinabuhin. Ingo ba sa kinabuhin, ato, Manila, aalis, pagsubo rin itong ministry, kung wakay na ilan siya, Jesus, what to mga nabit ko? Isun, but Abraham siya, okay. Sa ilang pagsunod sa kinabuhin, hallelujah, wala siya nagpakita, Isun, wala siya, faith sa kinabuhin. Kini tarawal mo yung sunod, muna lang mo yung sunod, praise God. Kini pag-obey na, may sacrificial yung sunod. Kada ako ni Abraham sa iyong pamilya. Pag iyang sacrifice na iyong kumpul yung sunod, lahat ko siya sa kalugan. Nag-iingan siya sa kino, hindi ka na kumatakit na lang. Sacrifice yung sunod, discipline yung sunod, hallelujah. Nabisa si Abraham yung sunod, nakalisod, mag-imagine na yung sunod, tukas ako sa kalugan na wakay kaila. Wakay mga siling na baka kaila yung sunod, yan, tukas. So, praise God. Pero ang iyang pasunod sa iyong sunod, hindi ko na bayan mo, because na siya pagtulong sa number three, son, hallelujah. Ikatulong nga, story, parang example, son. By faith, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promise, was in the act of offering up his only son, to whom it is it was said, to Isaac, your offspring, meaning, trabalho, son, praise God.
Lakoy, lakoy, i-share ang iso nga. Kung in, garahan mo iso nga makasabot na. Di mo na ba yung iso? Pinaagin sa pag-offer ni Abraham, ni Abraham sa iyang anak iso as a sacrifice, as a offering to God iso. Ang ilang pagtuwa iso na makikita. Imanage na iso na presa. Every time iso, hallelujah. We offer something to God iso as a sacrifice. Iso, big deal na ito bako niya. Tarama na sa iyo, sang, di ko na mga Bible scholar iso. Ari-ari nga moment iso, hallelujah. Ang Bible iso silent, paminaw niyo, ang Bible silent ang iso. But some scholars believe that during this time iso, nag-offer ni Isaac, ni si Abraham, si Isaac, the moment na iyang patyo iso, di ko na ginoo nga, ayaw siya patya, kaya pagkuha atong ram na nasa kilid, botoy kuhahin mo, botoy himo ang offering. Di ko na mga scholars iso, hallelujah. The moment na mulig sun, nag-patyo na ni Abraham si Isaac, so, di ba gipunggay sa Ginoo? Kung iyang i-offer to, instead ay iyang i-offer si Isaac, so, agatong ram iyang ipunggay. Kung sa ram, sun, wala siya yung meal shape, iso. Kato na mga tayo, iso nga, iyang gipatay agatong ram, iso. As an offering, sun, nakakita siya vision, iso. Tarawa, iso na. Ako takay, sun, moment mo nagigong sa mga scholar. But, kano ako binigrinig, iso? Tarawa, iso, sa John chapter 8, verse 56. Ano yung tanawa iso na akong tanawa sa New Testament iso? Name is Jesus. John chapter 8 verse 56. Praise God. Name mo nang bayan sa name ni Jesus iso. Your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it. Tanawa iso. Name mo si Jesus. Ang inyong amahan nga si Abraham. Nalipay na nakikita ka na po. Kung nakikita siya ka na po. Ano man iso? Di mo na mga Bible scholar iso, the moment ako na mag-offer to Rabbi iso, si Abraham nakasit ang vision iso. Vision of Jesus, kundak na iso. Na as a sacrifice iso, as an offering, para sa Tumas. Tarawa lang iso na, di ba na iso? Every time na natin i-offer na sacrifice sa iso, mone mag-open o mas, mone mag-open iso ng supernatural sa Tumas. Tarawa lang iso na, maghata na sa kwarta. Kasi wala na kay kwarta, may mo Lord, ako ang unahin iso. Bisa ka nang muhak, tarawa lang iso, nung anong ginatudyo ka nang maghata ng tayo iso, kabukat ka nang tayo iso, kumabay lang ang pindo, kuhaan mo yung 10%. Muhat ang laka, magamay lang ang pagdilis mo, napakay pamilya, napakay anak, napakay bayanan sa bahay. At imanin na iso, ibrikan mo mag-atag tag-offering iso, ibrikan mo muhatag ng sakit ang bahay sa iyo. Mone mag-offering iso ng mga supernatural sa iyo. Amen? Supernatural iso, may tamura sa iyo, sama iso sa kinabuhin na raw. Namomit iso, ngayang i-offer siya sa isa akin, sa isa akin iso. Ganito tayo iso, ganakit ay siya vision. Kaya nakita si Jesus. Mula niyo na hindi mo nang Bible niyo si Jesus. He saw it and he was glad. Nalipay si Abraham, ganakita ka na kung sumaabot sa mga sa ating matahin iso. Mula niyo nung ako siya tumakuha na iso. Every time na mag-offer ka sa kapas. Every time na mga offering at pangakuha ko iso, praise God. The moment na mo-obey ka iso, praise God, ako makita ako na iso. Sabi tayo sa kaistorya iso, sa akong among day ipaglas, na nakatid daw siya seminar iso, ito siya malina na seminar sa mga pastor. During mo sa giving iso, na yung nag-preach nga, bisag pila na si Kuwarit, ihatag ka lang. Ang iyang kumuwarit tayo iso para sa pamasahe ng pabalik sa sito. Iyang ihatag ka lang iso. Ako magsimba iso, nag-ampo na si Ginoo, Lord, asa mo pamasahe sa kayo, inokatong 50 sa barko, wala na kong tabo sa akin. After na kong simba iso, narin doon niya ng tao, giingan na siya sa tao nga. Pastor, giingan ko sa Ginoo nga, ipahatag mo kayo ng natin siya ng soul because he sacrifices. Amen? Every time na tumugover kay soul, ato makita ang Pilipinas. Lord, mo po na ato niya kay soul kay soul. Na di nita mahal mo buhatan kay soul. Amen ba? Di nita mahal mo mahal mo buhover kay soul. Buhover siya kong kinabuhin natin. So, yung ano man, nasayo kay soul ang Diyo nakita ko na ito. Amen? Ato sa prapakan ng Diyo. So, palagi kay soul. Hallelujah. Ato na ito. Dire kay Lord, kay God. At last day na mabubuo ito, dire ka sa mga ito. Dapat pa tayo. Dapat tayo kuha ito. Number 4 ito, hallelujah. God rewards the vigilance. Ano ta buhat ko kay dahil ito. Ang Ginoo ito no mo reward kung kita man patuman niya. Amen. Kay ba mo tayo ito. Kabalo ta na ito ang Ginoo manalangin mo reward ito ibre tayo naman patuman. At sa tayo ito, sabi natin sa mga sarayt iso, hallelujah. Tarawa iso na, dahil ko ka mga tutang iso, nag-i-offer sa iyo iso, every time na mo beka.
Success is your own own blessing. Mauro yun is your own blessing. Money reward is your book. Kaya magmatirumahan yun sa Ginoo. Number one, ito yung unang Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate day in it, day and night, which you will serve to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Tama ko ito, no? Every time yung Bible ito, no? To do according, ito, kaya sanayin ang Bible ito, buhat na. Subay ganyan sa gibabuhat sa Ginoo, and then you will have a good success. Di ba tagalakan iso nga mong mahimot ang magbalang puso? Di ba tagalakan iso sa magbalang puso? Ang imong mga anak iso, ganahan baka nung walang puso na sa pila mga iso nila? Parama kung sa'yo kaya iso, kung sa'yo kaya hihatag sa Bible? Obedience iso. Wala nang gigan ka rin iso, manita mo kami muna sa inyo nga Lord. Give me a heart, Lord, that will obey Lord sa iyong pulong. Amen? Parama iso, tarawa na hindi mo lang sa Psalms. Kita na memorize sa Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor sits in the way, nor stands in the way of sinners, nor sits in the way of as in the sportroom. At parang ano pangita na ito, guys? Ibu ko ka memorize anak ng sakto iso, guys. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. Ipakita na yun. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Tanawa iso na, guys. Hindi ko na Bible iso. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings fruit, forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Rabbi Solo. Ang prosperity is all, ang success is all, gisaan na sa Ginoo. But kung inong basahon ng verse 1 of Ginoo na ito, blessed is the man that walk not in the house of God, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seats of the scornful. Gulangan na itong tao ito na wala maglakaw sa lakas ng mga naotan. Kasi kaya pala ito, Christian. And whatever he does, shall prosper. Balik na sa mga tayo yan, sir. Ikanawa iso, nasa Deuteronomy, ito mo ay promise sa Diyos. Hindi ko lang balik ko iso sa verse, Deuteronomy 28, verse 1 and 2. If you obey the Lord your God, and carefully follow His commands, parang iso, that I give you today, ikihata ka ni Moses iso sa mga salas. The Lord your God will seek you high above all the nations of the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Maura din ito, praise God. All these blessings, it's all, praise God, hallelujah, will overtake you and accompany you if you obey the Lord your God. So ang obedience is all, hallelujah, mag-matter na iso sa kabahang sa iyo. Amin, nababata na iso. Praise God, hallelujah. Tanawa iso na ako, ipakita iso, praise God. Ako ni gusto ko at isoon, praise God. Unsa'y mga rewards isoon kung umuwi ka isoon. The rewards for obedience are prayer. Number one isoon, you will be blessed wherever you go. Dili na kailangan magpagawas isoon. Kung mag-obedience na, dili na kailangan magpagawas isoon kaya patalihin ang pasin. Wherever you go isoon, you will be blessed. Dili na ba yun? Your children isoon will be blessed. Kailangan ba kayo isoon ang iyong mga bata patalihin ang pasin? God will protect you, Son. Muna'y blessing sa Ginoo, Son. Praise God. He will grant you abundant prosperity. Everything you set your hand on will be successful. Kung saan ako na yung pag-abuhatin sa inyong mga kamusin, Son, mula ko, amin. Kung ikaw nang dito siya sa amin, Son, pati nga ka, kayo sa amin, mula ko, mula. Magpindahan ka gamay, Son. Pero sa sari-sari store na, kinakamami siya, yung sari-sari, Son, mula ko. The Lord will help you to stand out. Tagaan ka sa rin niya, Son. Tama yung iso, no? The Lord will make you the head and not tail. If you pay attention to the commands of God, the Lord your God, that I give you this day, and carefully, parang iso na, ako niya lahat iso. Carefully follow them. You will be at the top and never at the bottom. Or isa at yung iso, question. If you carefully iso, di mo naman, obey the word of the Lord, He will make you the head and not tail. Kung sa may pasapot ang iso, ipataas ka sa Diyos, hindi kayo butang sa Diyos,
Amin, jangan lupa pemataan, kenapa pemataannya? Baik sekali lagi. Oleh karena itu, it's up to us soon. Bagi mo na baik soon. Utarawan niyo sa presiding ng mga beses tayo. If you disobey the voice of the Tarawa, kaya, Deuteronomy chapter 28, verse 15. Ato may pakita na, praise God. Napapata na iso, nandina ang mabata. Nandina na iso, praise God. Hallelujah. Deuteronomy chapter 28, verse 15, dahil palino ko na rin. Praise God. Napapata na iso na, nandina sa Bible. But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully and all his commandments and all his statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and over you. Kung disobedient na to sa Ginoon, talang tulo sa Ginoon, sa Ginoon, ito ang pamilya mga salat, mamapit ko. Mga sa mga pen, sa sunod, mag-iwan ko rin ko. Eh, di nila ikaw ay mapit ko ngayon, kundi lang ngayon, kundi lang ngayon. Lahat ito, no, di nila magtapos sa'yo, president. Dapat tayo nakuha ito, president, dapat tayo nasaktan. Kung sa iyo pati ang mga butang ito, reasons why obedience to God is so important, because obedience ito is an act of worship. Obedience ito proves that we love you. Obedient ito, nalilong niya ito, napakita ang natin sa puro kanina. Huwag ako nakita ito ng rewards to be vigilant. Last ito, huwag ito magtapos. Ito, tagaan ako patungan ito, ito, kininga words sa first. Do you want to live a life that overflow with blessings? Then to obey God, it is a precondition. Precondition ito, kung maskulad ako kahit ito, hindi rin makamakakuha sa A, sa B, ito, hindi ito maagi yung A. More precondition ito. Not partial obedience, but full obedience. Kung saan yung partial obedience, ito lang, kung saan yung full obedience. Dati po ako kung lumang mga mga Jesus sa school sa Bible. First, ito yung giving partial obedience sa kinabuhin ni Jesus. Kisa ba nakailan ni King Solomon? Kisa ba na si Solomon? Kaya nga first, ito at sikit na kanungo ka na alas, obedience is better than sacrifice. Sa kanungo na matana? Kaya obedience better than sacrifice. Ito at ito siya masabta ni Solomon. Kung atong tanaw ni Solomon, Old Testament side. Kung saan yung obedience is better than sacrifice. Si King Saul, ito, hallelujah, the moment that they obey siya sa Ginoon, in the prophet sabi ng mahalimong King Saul, isuko siya sa Ginoon. Iing na siya sa Ginoon sa 2 Samuel chapter 15. At kung i-attack ang tanamalas, patya na ng palo ng babae ng lalaki. Tanang patya, tanang kayo man patya. Patun siya gibuhat ni King Saul, ito. Iyan ipatay ang tanang Saul, pati iyan gibuhi at apuhari. Kung katong mga tambong ng mga baka, ito, iyan gibuhi. Iyan di wala niya kamatya, ay ang ihanan sa iyo. Dino si Samuel, has God delight in sacrifice and burnt offerings? No, iso di wala Bible. Di wala ang Bible siya, di wala ang Bible siya. Obedience is better than sacrifice. Mano man iso, mori na tango ito sa pinabuhi sa tawa. Napamatala iso, napamatala. Reality na iso, kung ako sa akin siya iso, makasala, kung siya ang buhat ko iso, mag-offer siya something soon, aki ang tayo siya, nuwagan, ang iyong offering, iyong nuwagan, may nalang makabahawin siya sa Ginoon. No, my brothers, no, my sisters. Sayot na iso. Amin, nakagumukot ako. Ako yung tunan na iso. That, kada ka mga sacrifice, kada ka, because, nga naman iso, in the Old Testament iso, it is required, required sa Ginoon ang mga katawan sa Israel na mag-offer ng mga sacrifices. Kaya ilang sala iso, hindi ka mapasa iyo, natabunan ko. At inyan yung Testament iso, hindi ko na Bible, that through the sacrifice of Jesus, ang tanang sacrifice is all, number one. What is all, ang obedience is all, muna yung pinakamaster at ibang Jesus. But tanawa ng sa usa ka example is sa kinabuhin ni Jesus. Tanawa is all na, in the Corinthians chapter 2, verse 8 to 10, dahil kapatid ato basaho dahil. Tanawa is all, sa kinabuhin ni Jesus. Philippians chapter 2, verse 8. Alamay soon, ha? Sa lahat ni King Saul, ang iyong ibuhat, partial obedience. But sa kinabuhin ni Jesus, iso, akong kita, ang full obedience. Alamay soon, ha? I'm being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient. Alamay soon? Obedient to the point of death. Even the death of God. Alamay soon, kung siya ba't kumakita ang iso sa kinabuhin ni Jesus?
And a moment Jesus said, so, iyan sunod ang amahan. So, even to the point of death. Kung saan ito ba yung son? Verse 9, narawa yung son ha. Ako yung comparison. Sa kinabuhi ni son yung son, the moment that he disobeyed siya sa Ginoo, giing lang siya sa son. Son, kung niobey pa ng taas sa Ginoo, i-establish na sa Ginoo ang imong kingdom, dito sa Israelites. At kay imang siya ginisobey, iyan ang ibuha, gigan sa pagkakaroon. At narawa yung son sa kinabuhi ni Jesus. The moment si Jesus niobey yung son, hangkos ako sa Ginoo ng Bible. Therefore God, also highly exalted him. And giving him the name which is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, and all those in heaven, and of those on earth, and those under them. Narawa yung son? Kung sa'yo karainan ng son, ako makakasabta na na? Sa kinabuhi ni son, yung son, namumit kaya yung ginisubay ang Ginoo, ikuha sa Ginoo ang iyong paglaki. But sa kinabuhi ni Jesus, kaya yung giubay ang Ginoo, yung son, iyang giubay ang Ginoo, yung unang bayan ng son, itagasya, pungalan, labaw sa pagkaman. That on his name is on every nation now, every tongue shall confess that Jesus Christ. Likewise, for his own sa Panginoon. Kung ganahan tayo sa Panginoon, i-exhort ka sa Ginoo. Kung sa'yo nung buhay ko ni Son, we should be aligned in obedience. Obedience is on, is better than sacrifice. Sacrifice is on, is good is on, but sacrifice is on, di na siya intended is on, na di na mobay sa Ginoo. It's good is on, na natin ma-sacrifice. But ang pinakagipahita sa Ginoo, obedience. Dapat tayo nakuha is on, narin ka sa'yo? Dapat tayo nabuhan din kasi mag-practice ba tayo ng Iso? Ako may tapunan ng Iso, ako may niyang kay Iso. Imanin si Iso na ako, praise God. Tumoro siya ito yung pati Iso. Every Sunday, Iso, kung hindi na ito i-apply ang Word of God, hindi mo na ba Iso, wala siya gano'n sa mga. That's why Iso, it is Jesus. It is my desire that all my people should come to the knowledge of the truth. The truth, Iso, knowledge sa kamatuuran. Why? Because the truth shall set us free. Ang kamatuuran, Iso, may magdala natin kausap. At kini ka patungan ni Son sa ato pagbasa yun, unless ka itong madapat ang revelation na ni Son, dilik na mausap. So what ay kausapan sa tungkol mo? Wala so tarawa ng Iso, nang dagang kayo Christian, dagang kayo mga tao Iso, nakamemorize yung Bible. Ba't ganun wala yung kausapan sa tungkol mo? Wala yung revelation sa patungan ni Son na niambos siya nagsikas. Wala yung Son, ako nagtaong ko Iso, na kini ka minsan, Iso, makakausap niya sa ako. Nagkikas ka nun, ikaw ang gawin Iso, manikamot ka sa pag-obedience mo. Amen? Iko na Iso, obedience is an act of surrender. It is when we as a Christian say, not by will, Lord, but your will, and align our actions with that will. What is it time? So, we go to say, Lord, not by will, but let your will be done. Although it's death, Lord, is on. Obedience set us apart as authentic children. O, diyan, di man, ano yung son, ha? Obedience is the hallmark of Christian faith. Obedience is the hallmark of salvation. Ikaw pa siya, ano yung son? Faith Christians, counterfeit Christians, fake Christians, or real Christians. Asang tanong. Praise God. Obedience demonstrates our faith and trust in God. Obedience is the key to our success. Obedience is the sure and promised way for unlocking blessings for our lives. Last is all, hallelujah. Kung sa'yo man ito iso, yung makafully obey ka. Iso, no, kabalong yung iso na ang pag-obey, ang pag-fully obey sa iyo, hindi siya lamin, iso, hindi siya sa'yo. This way, so, sa akong kinabuhi, so, dahil tayo, so, galili ko kapuli, obey sa Diyo. But, wala nyo na yung iso niya sa bahay ko, so. If we read His Word every day, if we have an intimacy with Jesus, so, we should ask God, so, to empower us with His Holy Spirit, so that our life, so, is going to honor Him. Wala nyo na iso, no? Kung sa akong nagsaos katawa, so, kung maka-obey siya sa Diyo, dapat, so, mag-maintain ka closely sa Diyo. Kung hindi ka close sa Ginoo, I'm telling you, hindi ka pa-obey sa Ginoo. Na yung mga tayo kasi kung ginagawa yung sunuha, even though nakadungod ka sa Ginoo, pero magpakahindi na ka, magpabungo-bungo na ka. Pero kung close ka sa Ginoo, I'm telling you, isa na kasulti sa Ginoo, mo-obey siya. Lalo ka kasulti mo kanan, so kaya nakita mo, kasulti na mo kasi. Agit na sa mga ito, Ginoo, na ako niya, pa isang presa na kaya. Once ang Ginoo, kasulti na Ginoo, tarawa na Ginoo, sa una, ako rin na siya, Ginoo, ako rin na kung may mga umang tao, the Lord spoke to me. Kana isong magdaho to anak, hindi mo kung baka ang Ginoo naging istorya ng Biblia. Nga nung hindi, wala mo naman sinabi na kung wala ka doon sa Biblia. Basta na isong sa parte ng isong, yung ganila, the Lord spoke to me. Magdaho to anak isong, hindi mo kung baka ang Ginoo naging istorya. But one day, so, hallelujah, samtang nag-ampo ko sa parte ng isong, hindi mo kung parte ng isong tingani, tapos ko bakit. Nag-luhod ko isong, nag-ampo ko sa Ginoo, nakadulog ko sa Ginoo. Galing mo lang ginawa lang po, no,
Dia pun orang kini nak bagi nak lagi no. Cus. Kada ba? Oh aku. Itu nak bawa kita nak dong kuat itu. Immediate ini kau sini yes Lord, aku no. Mana itu no? Apa aku biasa dia itu? Yang tak butuh orang dia bikin kiri orang kanu. Close. Dia pun dia tak close lagi itu. I'm telling you. Apa aku biasa dia nak bayar itu? Tak aman mes, Albert itu. Ang commandment sa nilo, ang sugo sa nilo, ang tinong nilo, pungkat sa usang katao. Pero kung close ka sa nilo, it's all present. Wala kayo ang rasa nilo niya. Kung saan ang rasa na? What? Pero na nakita? It's all present. Hindi na maka-obey sa nilo. So, kung saan itong buhat ni Sean, praise God. For us to be able to obey, to fully obey the Lord, we must read His word and listen. Every day, so, sa itong pinabuhin. Malingkamot na iso na makabasa sa puno sa inyo. Malingkamot na iso na makaampo sa inyo. Malingkamot na iso na makikumiyon sa inyo. Ano man, gasto tayo sa inyo at inyo na inyo. Lord, empower me with your spirit. In the third, I can fully obey you. At unang hintay iso, no, praise God, at panalangin sa inyo. That God rewards riches. Ang inyong pagsimba iso, ang inyong pagbalikamot sa pagsunod sa puno sa inyo iso, buwani ka na iso. One day iso, nakita na sa mga mata iso, ang panalangin sa inyo. Kita sa mga mga rin ako minun nila iso no? The moment kasi Abraham iso nag-offer na isang iso tingun ang mga Bible scholar that's the time na si Abraham iso nakakita ang vision ito iya nakita si Jesus na nasa posisyon at nasa kaitan iso mali iso President our act of obedience iso hallelujah sa itong pang-offering iso sa tanah na itong ginabuhat sa dito iso hallelujah muna'y maka-anak iso sa mga supernatural things one day, sir, makaimong dama, katong diwanya ni Julius Preston, na ako yung mga, na, kikan na rin, sir, manita mo tama tayo sa anak, sir. Na kung kunsa ang sulti sa ginoo, sir, kunsa ang puno sa ginoo, ang amen? Kung ngayon ang ginoo, sir, na kailangan ka magampo, magampo ta. O na, sir, praise God, na among ginagay bawa, sir, nga, nana tayo prayer, ano fasting, sir, hallelujah sa posibahan, sir, April 1st, Wednesday of the month. Kaya nga, first Wednesday of the month, sir, ayaw makamusun, magpasti ka ima ng unong pasti. Kung hindi magpapot na isun, ako makamusun. Hindi magkaraan na isun, di ba? Isun, ako makita ang kahong sa liwan. Amen? Usap ay kung gawin na lang isun, ako minayari sa mabang mong ako sa pre-meeting. Ano man? Ani ka pre-meeting isun, hallelujah. Ako itugyan sa liwan, ako mga tingwa, ako mga desan, para sa itong negosya, para sa itong mga bilo. Amen? Ato ba na buhat na isun, praise God. Napatay na kung hanggang tatlo, hindi nga sa'yo, napatay na saptan? Dili ka sa dapat na nasaktan. Obedience is always the key. If you want success, and that's it, ang pinag mo iso. Kung anak, ano mga butama iso? Obedience is all. Hallelujah. Is the prerequisite. Kung saan ang prerequisite iso? Dili ka ang ato sa section B, o dili ka mo ang section A. Mo na yung prerequisite iso. Yes, God. Atong palakpakan na ginoon, mamalong ka iso, kaya sa kanya.